sana maging kami na. Ikaw ang ako magkaisang tulay to reach for the stars. Now, a great effort. Balitan si Sex Bomb Cheche! Up, pose! Ngayong 2017, usong-uso yung New Year, New Me, New Year, New Life, version 2.0. This is Lida Magtalas, version 2.0. So kung gano'n na lang din, why not learn something new or open yourself up to new experiences? Recently, nag-join ako ng theater workshop hosted by PETA or Philippine Educational Theater Association. In this video, share ko sa inyo yung naging experience ko throughout the workshop. First day here sa PETA and I'm running late. Okay, it's my last day sa PETA. And late pa rin ako. Sobrang consistent. Siyempre, FAQs muna mga best. Workshop runs for 12 sessions. Saturdays and Sundays siya, usually for around 6 hours. Merong morning class, merong evening class. Depende dun sa run na mapapasukan nyo kung ano yung mga available na schedule. Merong tatlong courses na ino-offer. Theater Arts, Basic Acting, and Creative Musical. Wala naman akong experience sa theater talaga. Kahit sinag ko yung past life ko, wala talagang previous experience. So, I went for Theater Arts. Mukha kong Christmas tree! So ngayon, i-share ko yung tatlong highlights ng experience ko with PETA. Number 1. Siyempre, learning about theater. Kasi ano to? Enroll lang. Ganun. Nag-join ako sa PETA without any expectation. Parang I just came in with an open mind. Workshops are conducted in an integrated theater arts approach. Ibig sabihin, hindi lang puro acting. Meron din kasama ang creative writing, visual arts, body movement. Ayan. Hindi po talaga theater ito. Pa-zumba ni Mayor. Laki din ang pinahit ni Hannah. 10 jumping jacks pa lang yan, ha? Creative sounds. Group dynamics, welding, at paggawa ng tosino. Noong unang part ng course, medyo parang laro-laro lang, team building, ganyan-ganyan. Yung parang usual lang kung nakikita sa mga recollection or retreat. Pero as the sessions go, mas nagiging challenging and nagbibuild up na talagang pinagtatagpi-tagpi yung iba-ibang facets ng theater. Which brings us to number 2. We learn theater in the most holistic way possible. Mapupush ka talaga at some point out of your comfort zone. Meron kaming exposure trip sa lumalabas kami ng PETA. Meron mga nagpunta sa Children's Ward, Slaughterhouse. Yung group namin nagpunta kami sa public cemetery. Ito yung link ng vlog dito na nagpunta kami sa public cemetery. Sobrang dami niyang sets, guys. Personally, malaking challenge sa akin yung acting kasi mahihiyain talaga ako. Ma-expose ka talaga sa heavy drama. And speaking of pagbibenta ng laman. Aside dun sa mga learning sa theater, I think yung pinaka-favorite kong takeaway dun sa mga exercises is accept, don't negate. I think na-relate ko siya with life na if meron kang gagawin, dapat ibibigay mo lahat yung full effort mo. Most of us kasi parang merong fear of failure or parang takot mapahiya na ang gagawin na lang, hindi na lang masyado mag-effort para in case mag-fail, may excuse tayo na, ay, okay lang yan, kaya parang kebs lang, di naman ako masyado nag-effort eh. I think yun yung magandang ma-overcome din kasi kahit ako guilty ako sa fear na yun. Ganun. And number 3. Number 3, syempre, meeting new friends. Hindi ko in-expect na makamit ako in a very small group na around 20 people in the class. People from different backgrounds. Merong mga katulad ko na yung professionals who wanted to break out from their weekday routine. Tingnan po natin, tumawid siya. Zoom in! Ano ba? May butas pa. Wala pong short yan, ha? Diretso na yan, t-shirt na lang yan. Walang hubad-hubad, tapos na show, oh. Merong mommy who wants to rediscover her passion. Merong mga kagalang-galang na guro.
puyat na filmmaker. Huwag tularan. Sobrang sa theater. Top-notcher sa nursing board. Binibidyo talaga kita. Merong imported din from ibang bansa. We're here at St. Joseph. If you can say. Sobrang init. And ang bright red pa nung hair ni Z. Oh my god, I need to speak in English. If we shoot a vlog on our hiking, I just want to speak in English all throughout. And that would be more challenging than the hiking itself. Repeat. Anong daw? Ang mingsi si Zong Jin. Chichuang Chiwang Chisi. Si Tien. Si Tien, what time is it? Chicken? Carlos. Carlos Bowes, 37 goals. I work at Puzo. At meron ding 60 years old na nagkukumpleto ng bucket list niya. This just goes to show na there is no right time. It's never too late to do what you love. Yun. So, by the end of the course, kailangan naming mag-prepare ng showcase. Gagawa kami ng isang buong show from scratch gamit yung mga natutunan namin starting day one. Dun ko na feel yung legit theater, as in lahat ng mga background ganaps and preparations nandun talaga. Yan po sila sa backstage. Kaway-kaway po. Hi! Yung Mika, yung left ko lang yung minikapan mo. Ano to, doble cara. Showcase namin, two parts siya, dalawang stories. Yung una about sa stripper, sa kulturero, at drug syndicate. Pag napatagumpayan natin ang operasyon na to, I do believe that this is our chance to clean the name of the police. I thank you! Yung second naman, doon ako kasali. It's about Arlene. Ang aking almost 40-year-old MBSP. Bakit lagi na lang gano'n? Lahat ng tayo iiwan ako. Pinakita namin yung iba-iba niyang attempts on how to find true love. Merong speed dating. Anong favorite number mo sa electric fan? Online dating. Then, swipe left! Then, swipe right! Oh my god! It's a match! Travis! 27, entrepreneur. Yung full video ng showcase, talong natin sa mga bisita natin kung nasaan. This is it, we're backstage. Nung nagbibideo sila, hinahanap nila ako sa tunang winawagayway nung unang presentation. So, that's it guys. Most of us think, kahit ako rin nung una, na theater is for mga may experience na and yung mga hindi na nahihiya and kaya na mag-perform sa stage agad-agad. But no, with my experience sa PETA, it was so refreshing and sobrang ganda nung experience niya. Kahit na hindi mo naman plan talaga i-pursue yung theater afterwards, pero I think it's a very rewarding experience.
Wala, ang dami niya certificate. Dami niya certificate. Yun lang guys, hopefully nakatulong yung experience ko about PETA in case interested kayo mag-take ng workshop or at least na-inspire kayo to take the first step in pushing yourself out of your comfort zone. Especially ngayon, kaka-new year lang. So just in case interested kayo, merong next run yung PETA workshop weekends this February and you may check their page. Ililink ko na lang dito. If you have other questions, feel free to comment below. Sasagutin ko yan. Yun lang guys, bye po. See you next week. Ayan po siya, fangirling po si ate ng mga kuya crush niya sa ibang class. Pamigay. Si Arlene. Yan si Arlene. Apogi! Sanjan! Ito! Hala siya, nag-theater po para lumandi.